Hello guys, this is Tasing Vlog Video again. I'm going to share you how I met my husband Bangladeshi foreigner. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Please watch. Don't forget to watch. Don't miss it. This is good topic for today. Thank you for watching. Hello guys, this is Tasing Vlog Video again. Ang video ko today is how I met my husband, Bangladeshi foreigner. Actually, kasi may nagtatanong sa akin kung paano ko daw na-meet yung asawa ko. Ngayon, i-share ko sa inyo. Please watch this para naman may mga idea ko na may idea kayo na may mga boyfriend ko na mga ibang foreigner ko ang lahi. At least, malalaman yun, di ba? Sisimulan ko. May love story sa nung dumating ako sa Saudi Arabia, bago na ako, 1999, yun, bago lang ako. Tapos na, hindi ko makakalayan na I working as in hospital, sa OFW, PSP company, doon. Tapos na, hindi ko makakalayan, one day na nag-start na ako ng duty. Tapos pupunta na ako sa housing namin, bila na lang nasira yung elevator. Yung elevator na yun, siya pala yung lift na, siya yung sa elevator na nag-aayos, lift supervisor, engineer. Ang name niya is Murad Hussein Samsudin from Bangladesh. Hindi ko maakala na ganun. Tapos bila ako na ako nung sa elevator noon na ganun, takot nun. Tapos bigla na sa pool, bigla mo nila mayroong doon yung calling system na yun, mag-alarm para malaman kung may tao dun sa loob ng elevator. Ngayon, hindi sinasaya. Siya yung first meet namin nun dun sa elevator. Siya yung nag-open, siya yung nag-ayos ng elevator. Siya ang nagpalabas sa akin sa elevator nun. Simula nun, yung nakilala niya ako, nakapagkaibigan sa akin, nasa dietary department sa King Saud bin Jalawi Hospital dun sa Habhub Al Hasa, Saudi Arab. Doon. Bali, isang company lang kami. Ako pala nga pala si Martes Cruz Dominguez. I'm from Montalban, Rizal. Yun. Ang asawa ko is Bangladeshi. Yun, sinasabi sa inyo story namin. Bangladeshi. Pangalan niya Murad Hussein Samsudin. Doon ko siya namita. Start noon, nakipagkaibigan na siya. Tapos yun, lagi na siya bumibisita doon sa may dietary department sa may amin. Sa may department namin. Noon, lagi siyang tumatanggay doon sa may cafeteria. Simula noon yung nakipagkaibigan siya. Tapos, yun, parang Pilipino rin kung manligaw. Maligaw, nabibigyan ng flower. Tapos yung mga kaibigan, binibigyan din yan yung mga kaibigan ko. Kung ano yan, pasalubong, nagbibigyan ng lotion. Tapos na flower, yung ganyan. Parang Filipino style nga rin. Tapos okay naman ako pagpwento. Alam mo nyo ba, sa Saudi Arabia kasi bawal. Hindi siya open country na kagaya ng ibang country or Dubai sa atin. Doon, okay lang kasi nasa loob ng hospital kami. Actually, bawal mamno. Kumbaga sa Arabic, mamno. Bawal makipag-usap ang babae sa lalaki. Bawal talaga kasi huhulihin ka ng mutawa. Ayun. Tapos sa simula noon, nagtagal. Pero noong una, doubting ako. Siyempre, ibang lahi siya. Tapos hindi mo akalain. Baka may asawa sa country nila. Kaya yun. Hindi, hinintay ko muna na after 2 years, nagtyaga siya hanggang yun, nagtyaga siya hanggang 1999, tapos sinagot ko siya ng 2000 after 1 year. Tapos nun yung ibang kasi company kami, bali nalipat kami sa ibang company, yung company namin na-assign sa ibang project, napunta ako ng Riyadh, siya napunta ng Jeddah, bali nagkalayo kami, akala ko na wala nga communication. Pero yun, miski pa paano yun, dumadalo siya sa namin, doon sa may catering department namin, doon sa Riyadh. Doon naman ako nasa'y sa Pinsa, doon sa aking Pinsa Saud Hospital, doon. Yun, nagtsataya, dumibisita siya, tapos yun, after noon, tapos nag-decide na kami magpakasal ng 2001,
March, nung assign na ako dun sa Alcards Riyadh. Doon kami sa kinasal sa Alcards Riyadh, doon sa court. Alam niyo ba, pagpakasal doon sa ano, pag ano, kailangan mag-iwalay kayo kasi Muslim siya. Actually, nag-convert ako ng Muslim. Yun kasi, convert ako Muslim para kasi ganun ang system eh. Bali, kinasal kami sa isang high court doon sa may Alcards Municipality Center doon sa may Alcards. Ang nagpakasal sa amin ay pinaka-highest na mutawa. Mutawa at means parang priest siya sa ano, kumbaga sa Muslim yun. Bali, ang ganitong system nila eh. Bali, magkahiwala yung babae ay lalaki. Dapat meron kang witness. Ang mga witness ko noon, dalawang friend ko, tapos yung manager ko sa company namin, siya, saka yung madam namin, siyang witness. Ang witness naman niya, yung friend niya, tapos yung manager niya, yun, sinama. Tapos yung hanggang, may mga ganun system na magbibigay ng dory. Means, siyempre, binigay sa akin ng dory sa 5,000 riyal. Yun ang binigay sa akin Dory. Kasi ganun sila. Tapos yung nag-agreement na simula nung nagpirma na kami. Ganun. Tapos parang ganun nag-yes sa IDO system. Pero bago lahat noon, nung una, sabi ko sa inyo, ayaw ng magulang ko, parents ko, disagree sila. Tapos yun, si Murad, nagtiyaga siya, nagpadala siya ng request sa parents ko para magbigay ng affidavit pa na pahayag na kami ikasayo. Pumayag naman yung parents ko yung until na yun, pumayag yun. May mga witness kami. Tapos may mga kailangan kasi mag-ayos ka ng paper mo kung mag-agree yung company nyo o saan company niya. Tapos yung parents mo kailangan may consent ba? Ganun. At yung pagkakasal namin, kung yun, syempre, naghamay, honeymoon mo na yung 1 week. Binigyan kami ng manager namin ng vacation for 2 weeks yun. Punta kami sa city, dun sa Riyadh, dun kami nag-stay for 1 week. After nun, actually, ang bilis kong mabuntis nun. Nung kasal namin kasi nun, March 27, 2001. May April nun, buntis na ako. Ang bilis nga eh. Yun, after 1 month, nabuntis kagad ako. Hanggang yun, tapos nung nabuntis na ako, nag-decide na, sabi niya yun, umi-exit na daw ako. Kasi siya na lang bahala. Nung 2001, umiyak ako sa atin sa 2000 sa Pilipinas, sa bakasyon, para i-bisitayin yung magulang ko, yun. After noon, bumalik ako ng 2001 ulit, again sa Riyadh, until 2003, nasa Riyadh kami, nung nag-work pa rin kami. Tapos noon, hanggang pinanganak ko na yung panganay ko na si Topic Radio, na ngayon ay 21 years old na siya. Almost married already is 22 years already. 21, I think. Yun. After ng 2003, bumalik. Dito pumunta kami sa Dhaka dito. Tapos nag-stay kami ng anak kong panganay na si Reggie. Yun. Kami lang, bumalik naman ang asawa ko doon sa Saudi. Yun, bali kami lang. Baling ganun nangyari, kami lang. Hanggang yun, tatlo na adagdagan na yung dalawa, naging tatlo na yung anak ko. Isang lalaki, Topic Radio, same, 21 years old na siya. Then the second, after, ang layo ng gap eh, nag 7 years gap. Then after next is Alicia. Kasi nung bumalik ako ng 2007 sa Riyadh, again, nag-dependent na siya. Dinala niya kami sa Riyadh 2007. Doon, nabuntis naman ako ng 2008. Yung kay Rusel, yung second daughter ko. Then, after again, 1 year, 2009. Bali nga magkasunod kagad. Yun. Naging tatlo. Bali, ang anak ko, isang lalaki, dalawang babae. Looks like a Filipino. Pero half Bangladeshi, half Philippine sila, Pinoy. Yun. Ngayon, nandito na kami ngayon sa Bangladesh. Bumalik kami uri dito sa Bangladesh 2013 para mag-settle kasi hindi na siya ni-renew. O ako may renew pa rin sa trabaho ko dun sa hospital. Kaya lang, sayang yung trabaho ko eh. Tapos siya, siyempre, sila lahat. Ewan ko ba, isang Bangladesh na nareklamo, may complainants, tapos
yun, nadami lahat. Lahat ng ministry, pinauwi. Yun, kaya yung mga Bangladesh, pinauwi ka without reason yun. Yun, nandito na kami ngayon sa Bangladesh. Ngayon, 9 years na kami rito sa Bangladesh. Dito na kami. Dito kami sa Dhaka, Bangladesh. Dito sa city. Yun, yun. Okay naman ang buhay ko dito. Simple. Nakapag-asawa ng simple. Simpleng buhay lang. Pero at least, kung paano, hindi siya nagpapaya. Mahal niya yung pamilya niya. Inuuna niya. Iyan ang maganda sa Bangladesh na ano, ang asawa ko. Thank you for watching. Kung may natutunan kayo sa video ko, please like and subscribe. May, kung may katanungan kayo, i-PM mo lang ako sa messenger ko, Marites Cruz Dominguez. O kaya mag-comment ka na lang sa comment section ng YouTube ko, sa channel ko, para bigyan kita ng idea na kung paano, kung saan ka man, kung nakapag-asawa ka na, kung gusto mo mag-asawa. Please, kung bago ka lang, please like and subscribe my channel para updated ka sa mga bagong video ko. Thank you for watching. Kung marami kayong may tanong kayo, andito, go ahead na re-reply ko kayo. Thank you sa mga nagsusuporta sa akin, yung mga dati pa, sa mga support sa akin, kay Ma'am Tim Talit, kay sa friend ko na si Phil Miss Bangla, iba. Thank you, maraming salamat sa inyo sa pagtiyaga nyo sa aking channel sa YouTube. Thank you for support. Don't forget, please, kung bago ko lang, like and subscribe my channel para updated ka sa mga bagong video ko. Thank you for watching. Sana magustuhan nyo itong channel ko sa inyo na about how I met my husband, Bangladesh foreigner. Thank you for watching again and see you my next video. Thank you.